piliin po natin ang ating bansa para sa mabungang buhay tayo na po at magkapet pagdasal. Naniniwala akong ayaw nating mawalan ng ari-arian, hindi ba? Katunayan, maraming alitan sa pamilya ay dahil sa lupa. Naniniwala akong may galit tayo kapag kailangan nating magbigay ng pera, di ba? Para mapadali ang proseso para sa kailangan nating dokumento sa gobyerno. Biktima tayong lahat ng korupsyon at mas masahol ang pakiramdam na wala tayong magagawa. Subalit, hindi lahat na ginawang normal ay makatarungan. Hanggang kailan ba natin masisikmura itong sistema? Sa pagpipili ng kandidato, naway iwasan natin ang dinastiya at name recall. Seryosohin naman natin ang pagsusuri sa mga kandidatong tunay na may puso para pawiin ang korupsyon at baguhin ang serbisyong pampubliko. Piliin natin ang kayang protektahan ang kulturang Pilipino, ang teritoryo ng Pilipinas at ang ating likas na yaman. Piliin ang leader na mapagmamalaki natin sa buong mundo. Hindi basta-bastang kandidato ang makagagawa nito. Kaya mahalagang makita din ang kanilang kaalaman, kasanayan at abilidad sa debate, diploma at presensya sa panahon ng pangangailangan. Paminsan-minsan, piliin naman natin ang may pagmamahal sa buong bayan, hindi yung may pakinabang sa ating personal na sarili at pamilya lamang. Kaya manalangin po tayo. O Diyos, nawa ang leader naming iluluklok ang siyang namumuhay ayon sa utos mo. Amen.